Okay na nga mga ka-true friend, nandito ulit tayo sa Motor Trade Honda Flagship Shop. Mag-update tayo ngayon ng price ng PCX 160 kasi dumating na raw dito. So meron na silang stock dito guys. Pasok tayo sa loob, alamin natin kung anong kulay at kung magkano yung prices. Okay, so tara. Okay guys, dumating na raw yung kanilang PCX 160. So ito nga yung PCX 160. So yun nga mga ka-true friend, nandito na nga sa Honda Motor Trade Flagship Shop yung PCX 160, yan, available na sila ngayon. So ito, available color nila is glossy black at saka yung pearl white, no? So bigyan ko muna kayo ng konting walk around sa PCX 160. So yun nga mga ka-true friend, ito na nga yung PCX 160, no? At kung hindi nyo pa napanood yung test ride natin dito at saka yung simpleng review natin ng mga nakaraan, so yan guys, panoorin nyo andyan sa description at saka yan yung kanyang ginawa natin vlog para dyan. Okay, so yun nga, available lang nga dito yung PCX 160 at ito nga meron siyang dalawang kulay. Ito nga yung glossy black and then yung isa yung color white or parang pearl white yung kanyang kulay, no? So yun nga, ano nga bang mga bago dito? Ito talaga yung pinakabago nila rito guys, itong HSTC, yung Honda Selectable Torque Control, no? So at the same time, dual disc brake na rin siya. Ayan, so pero single ABS lang to guys. So yun nga mga ka-trooper, ito na yung Honda PCX 160 at ito nga available na yan dito sa Honda Motor Trade Flagship Shop. So punta na kayo dito guys dahil nga ang dami naghahanap dito. Meron na silang stocks dito. Okay, so ang available color natin na nandito ngayon is ito nga yung glossy black saka yung pearl white. So yun, sige, umpisa muna ulit natin dito sa kanyang headlight. Ayan, nata natin yung kanyang headlight, talaga napakaganda ng kanyang headlight. Ang dami niyang ilaw guys, so. At ang maganda pa rito, puro ano yan, LED na yan. So ng ilaw pa lang solid na, di ba? And then yung style niya, ayan, medyo bulky pa rin siya at ang ganda ng style niya ngayon kasi napaka-stylish. So ito yung kanyang angkasan, no, yung tapakan ng paa ng angkas natin, ayan. Kung makikita natin, very slim lang yung kanyang design. Di ba? So pag nakaganyan siya, parang hindi siya halata na meron pa pala ditong tapakan, di ba? And then yung cover ng kanyang radiator, ayan, napakaganda rin ng design niya, napaka-elegant. And then ito yung lagayan niya ng langis. Medyo pasok sa loob ng konti, no? Ayan, pero mahaba naman yung kanyang lagayan. So siguro pa nag-change oil ka, kailangan mo ng embudo papasok doon or any tube na pwedeng pumasok doon sa lagayan ng langis. Ito yung kanyang cover ng kanyang tambucho. Ayan, meron siyang pagka-plastic. Ayan. So hindi tayo mapapaso dito kasi nga protective tayo ng plastic, no? Ayan, kung makita natin yung style ng kanyang tambucho, napakaangas din. Talagang ibang level na yung mga design niya. Siyempre yung caliper niya, ayan, Nissin. Ang size ng gulong niya 130-70-13 at ang brand nito is IRC. Pakita naman sa shock, so ito yung shock niya. So maganda rin, parang na-adjust siya, gumagalaw-galaw. So di ko alam kung adjustable to or, pero gumagalaw-galaw yung shock niya. So yung kanyang emblem din, no, napakaganda rin, parang sa Airblade 150. Ayan, color gold, ang ganda ng style. Pwede naman dito sa may kanyang tail light. Ito yung tail light niya, yan. LED na rin. Full LED na yung pailaw ng PCX 160. Ito yung parang tapalodo niya, medyo malaki, no? Malaki siyang tignan. So malapad. Kasi malapad na rin naman yung gulong niya sa likod eh. Meron na rin siyang Enhanced Smart Power Plus, no? Kumbaga mas in-upgrade pa nila yung kanyang ESP. Kasi meron na siyang plus. So nag-increase siya ng power. Ito yung kanyang panggilid. Kung makikita natin yung kanyang panggilid, talagang maganda na rin yung style niya. Ayan, no?
So combination ng plastic at saka metal. Plastic to, ito yung may pagka metal and then plastic. So yun yung style ng kanyang panggilid ngayon. Meron din siyang side stand, na which is pag nakababa yung side stand, mamatay yung makina. So ito yung isa sa mga safety dito ng PCX-160. Okay, tingnan natin yung kanyang panel. No? Pag napansin natin yung kanyang panel, talagang kakaiba na. Ang ganda ng panel niya guys, parang sa mga kotse ng sasakyan. So ito yung select, and then meron siyang pang set. Isa to sa mga panel na nagustuhan ko talaga. Medyo aggressive, saka medyo maganda talaga yung style niya. Kasi parang nasa kotse na yung mga dashboard ng kotse. Parang ganito yung style niya. Manibela naman, ito sa may left side. Yan yung high beam, low beam. Tapos busina, and then left and right signal. Sa right side naman, so ito yung idling system niya. Kapag nakahinto yung motorsiklo, kusang mamamatay yung makina ng iyong motorsiklo dahil nga ito yung nagpapatipid ng gasolina ng mga scooter. So magandang strategy ito na merong idling system yung mga motorsiklo natin, lalo na pagka-scooter. Ito yung switch start niya. So idling system, and then start button. Okay naman manibela niya, naked. So ang ganda ng style, may pagka-stainless style or chrome yung kulay niya. So napaka-elegante, di ba? Syempre, ang PCX-160 is kilas na rin siya, no? Ayan, katulad ng mga, katulad nga ng air blade natin, nakakilas na rin siya. And then fuel, and then seat. And then ito, kung mapapansin ninyo, meron ditong parang natatanggal. Kapag naiwan nyo kasi yung susi ninyo dito sa loob ng compartment, dahil nga nakakilas ka, so pwede mong tanggalin to at may iikot ka doon para mabuksan mo yung iyong upuan. So tatanggalin mo to, nigagalingan ka sa loob para mabuksan mo yung upuan mo rito para makuha mo yung susi mo in case na maiwan mo yung susi mo or yung kilis mo sa loob ng iyong compartment. And then ito, meron din siya rito sa kabilang side, may extra na lagayan. Ayan, pag tinignan mo yung loob, meron siyang socket dito. Ayan, USB type. So hindi mo na kailangan gumamit ng car charger. So naka USB type na siya, diretso na. So pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. At the same time, pwede mong ilagay yung cellphone mo sa loob. Ayan o. So talagang safe. So ito pala yung susi niya guys. Ito yung itsura ng susi niya. So ito yung itsura ng kanyang susi. Ayan o. Ang ganda ng style, di ba? Dalawang susi. Tapos ito yung panggilid. Yung sinasabi ko kanina na gagamitin mo kapag bubuksan mo yung part na to. So ito yun. And then ito yung kanyang keyless na susi. Okay, balikan natin doon. Tapos ipupush mo lang to. And then boom. So ayan yung style niya, parang hindi halata, di ba? And then yung kanyang fuel, dito na sa may gitna, hindi mo na kailangan na buksan yung upuan mo, ito na sa harapan. So hindi natin mabuksan kasi hindi siya naka-activate yung kanyang susihan. So pag pinundit mo tong fuel na to, aangat to. Pag ganun. Tapos kapag, pwede tanggalin sir? Papagas ka sir. Oo, pagpapagas tayo. Hindi mo na kailangan hawakan na lang. Oo nga yung iba yung nahawakan eh. Dito ilalagay nilang dito, no? Ayun, no? Yan. Oh, hindi mo na kung saan lalapag, no? So, tingnan naman natin yung kanyang upuan. Ayan. Grabe yung compartment niya. Napakalapad, oh. So, kukumpara natin sa braso ko. Kasyang-kasya yung braso ko. Ang laki. Then, ito nga, yung battery niya. Dito nakalagay sa ilalim. Ayan, di wala pa siyang battery. Di pa na ilalagay. So, may kasama siyang manual. May kasama siyang tools. At ang maganda rito, yung kanyang upuan, merong spring, no? So, hindi siya basta-basta bumabagsak. Oh, yun ba, diba? Isa rin sa nagustuhan ko rito, yung kanyang upuan, pwede mong isagad. Yan. Na 95 degree. So, naisasagad siya. Unlike sa iba, hanggang dito lang, hindi na nabubukan ng ganon. Pero itong PCX-160, yan, nasasagad siya. And then, hindi siya basta-basta babagsak dahil nga meron siyang spring dun sa loob. Okay, so yun, napakalapad ng kanyang compartment guys. Kasyang-kasya dalawang helmet siguro dito. Kasyang full face helmet and then a half face. Sa style naman ng kanyang upuan, ito yung kanyang upuan, no? Kung makikita nyo, yung part na to medyo mababa, and then dito sa may bandang to medyo mataas na. Pag may nakaupo ka rito, talaga napaka-comfortable. Actually, naupuan natin to, yung nag-test ride tayo sa Honda, sa may Bikutan, talagang napaka-comfortable niyang gamitin. Ang sarap niyang gamitin, lalo na sa long ride. Ito naman yung kanyang hawakan. Kung mapapansin mo, parang plastic siya, no? Pero sa ilalim nito, isa meron siyang nakasuporta na bakal. So yung parang pinaka-cover lang niya, plastic. So napakalaki rin. Then sa tahi naman, ng kanyang, sa tread ng kanyang upuan, ayan, ang ganda ng kulay. Yan, parang may pagka-leather. So maganda sa pet to, makapit. So ano pa bang bago dito sa PCX-160? Ayun nga, meron na siyang HSTC, Honda Selectable Torque Control. Yung HSTC niya guys, na on-off naman yan.
pag naka-on yung Honda Selectable Torque Control natin, mas safe tayo doon. Kung paano siya ino-on, dito may pinipindot naman yan dito, and then may mga indicator naman siya, malalaman mo kung naka-on or naka-off. So yun nga mga katropren, dual disc brake siya, single ABS, yung kanyang mags or yung kanyang gulong. At nung na-test ride nga natin to, ang ganda ng play ng shock nito sa unahan. Sa height naman natin na 5'4", kayang-kaya naman natin itong i-handle. So medyo malaki nga lang siya, medyo bulky siya. Pero all good naman mga katropren, magandang gamitin to. At saka maganda siya talaga sa long ride. So yun mga katropren, sa mga naghahanap ng Honda PCX 160, available na siya dito sa Honda Makati o yung Honda Motor Trade flagship shop. So yan, available color is glossy black and pearl white. So yun, ang masasabi ko lang dito talaga is mas pinaganda na nila yung design ng kanyang headlight. Ayan, and then yung kanyang panel. Tapos dinagdagan pa ng Honda Selectable Torque Control or yung HSTC, which is ay yung pinakabago sa kanya. And then naka-ABS na siya. Although single ABS lang siya, yung harapan lang, no? Pero all good na rin yun dahil very safe na yun. And then dual disc brake siya, harap likod. And then yung kanyang panggilid, dinagdagan pa yung kanyang enhanced smart power. So may additional na plus. So PCX 160 nga to, 4 bulbs siya. So yun guys, para sa akin, maganda tong PCX 160 dahil nga upgraded na siya. All LED yung kanyang lights, yung forma, yung design. Kaya congratulations sa Honda kasi naglabas na naman sila ng isang magandang klaseng motorsiklo dito sa Pilipinas. So yun lang mga katrupren, maraming salamat muli sa lahat ng sumama sa ating biyahe. At ito nga yung Honda PCX 160 available na dito sa Honda Motor Trade flagship shop dito sa may EDSA Makati. So ayan, punta na kayo dito guys, at marami na nagpapareserve at marami na rin kumukuha. Kaya kung trip mo ang Honda PCX 160, dumiretso ka na rito at maraming available. Alright, so yun lang, maraming salamat muli sa pagsama sa ating biyahe. At syempre, kung hindi ka pa isa sa nakasama sa ating mga biyahe, click mo na subscribe button at notification bell para every time may bago tayong biyahe, kasama ka na! Alright! Tapos yan guys, meron tayo nakasama rito na isang malapit na motovlogger ng Pilipinas. Ayan, si Motopet guys. Thank you. Yes, hello. Sige, boss Motopet. Shout out po sa mga subscriber ni Motokem. Ingat po kayo lahat. Have a great day. Maraming salamat. Subscribe din kayo sa akin, Motopet mga paps. Thank you. Salamat, boss Motopet. Supportahan natin guys ha, Motopet. Salamat. Thank you. Lakas ng hangin. Shout out sa lahat ng Motokem. Subscribe kayo. Ayun, pangalan niyo sir? Edmar. Yes, Sir Edmar. Maraming salamat Sir Edmar ha. Ayan. Ingat.